Noong unang panahon, sa kalaliman ng karagatan, may nakatirang higanting pusit na nagngangalang Kraken. Siya ay isang kahanghangang nilalang na may mahabang galamay at isang napakalaking katawan na maaring umabot ng hanggang 40 talampakan ng haba. Si Kraken ang pinuno ng karagatan at kinatatakutan ng lahat ng nilalang na naninirahan sa loob nito. Si Kraken ay isang nag-iisang nilalang at ginugol ang halos lahat ng kanyang mga araw sa pangaso ng pagkain sa kailaliman ng karagatan. Siya ay isang lubhasa sa pagbabalat kayo at maaring maghalo sa kanyang paligid na ginagawang halos hindi siya makita ng kanyang biktima. Siya ay matyagang maghihintay ng maraming oras, nagkukubli sa mga anino, naghihintay ng perpektong pagkakataon na humampas. Isang araw, isang grupo ng mga adventurous scuba diver ang nakipagsapalaran sa karagatan para maghanap ng adventure. Ginalugad nila ang kalaliman ng karagatan nang makarating sila sa Kraken. Noong una, humanga sila sa higanting nilalang. Ngunit hindi nagtagal ay napagtanto nilang nasa panganib sila. Nakita ni Kraken ang mga diver bilang banta sa kanyang teritoryo at sinimulan silang salakayin. Ang kanyang napakalaking galamay ay pumulupot sa kanila. Dinurog sila ng hindi kapanipaniwalang puwersa. Sinubukan ng mga diver na lumaban, ngunit hindi sila kapantay ng lakas ni Kraken. Habang ipinagpatuloy ni Kraken ang kanyang pag-atake, narinig ng isang grupo ng mga balyena sa malapit ang kagaluhan. At nagmamadaling pumunta sa pinangyarihan. Alam ng mga balyena na kailangan nilang pigilan si Kraken bago pa siya magdulot ng anumang pinsala. Nagtulungan sila gamit ang kanilang malaking katawan para itulak si Kraken palayo sa mga diver. Natigilan si Kraken sa katapangan at kapangyarihan ng mga balyena. Napagtanto niya na siya ay masyadong nakatuon sa kanyang sariling kapangyarihan at napabayaan na isalang-alang ang iba pang mga nilalang na naninirahan sa karagatan. Mula sa sandaling iyon, nangako si Kraken na gagamitin ang kanyang lakas para sa kabutihan at tutiktahan at ang mga nilalang sa karagatan. Ang mga diver ay nagpapasalamat sa mga balina sa pagliligtas ng kanilang buhay at namangha sa pakikipagtagpo sa higanting pusit. Bumalik sila sa lupa, ibinahagi ang hindi kapanipaniwalang kwento ng kanilang pakikipagtagpo kay Kraken, ang makapangyarihang higanting pusit, at ang mga bayaning balyena na nagligtas sa kanilang buhay.
Matapos lang makabalik sa lupa, naging usap-usapan ang kanilang nakakatakot na karanasan sa karagatan. Maraming taong hindi naniniwala sa kanilang kwento. Ngunit mayroon din mga taong nangangarap na makakita ng ganitong uri ng kalikasan. Mayroon ding mga nagtatanong kung paano na ang kalagayan ni Kraken at kung nagtagumpay ba siya sa pagbabago ng kanyang ugali. Sa kabutihang palad, nagpakita si Kraken sa mga manlalayag at nagpakita ng kanyang pagsisisi sa kanyang mga aksyon sa nakalipas. Nagpasya siyang manatiling nasa kanyang tirahan sa karagatan at itinuring ang ibang mga nilalang na kasama sa kanya sa karagatan bilang kanyang mga kaibigan. Dahil sa kwento ng pakikipagsapalaran ng mga divers kay Kraken at sa mga bayaning balyena, nabuo ang kamalayan ng mga tao sa kahalagahan ng pagpapakita ng kabutihang loob sa mga nilalang sa karagatan. Ipinakita rin ang kwento na hindi lahat ng makapangyarihan ay dapat magpakita ng karahasan. Bagkus ay dapat gamitin ito upang maglingkod sa kapakanan ng lahat. Mula noon, ang mga divers na nakaranas ng karanasan ito ay nagbalik sa karagatan upang mag-explore at magtamo ng kaalaman sa iba't ibang uri ng buhay marino. Subalit, nag-iingat na sila at ginamit ang kanilang kaalaman upang magpakita ng paggalang sa mga nilalang na kanilang nakasalamuha sa dagat. Ang kwento ng pakikipagsaplaran ng mga divers kay Kraken ay patunay na ang kaligtasan ay puno ng kagandahan. Ngunit hindi dapat kalimutan na ito ay puno rin ng mga panganib at dapat igalang at pangalagaan ang lahat ng uri ng buhay na naninirahan sa kanyang kagubatan at karagatan. Itinuturo sa atin ang kwento na ang kapangyarihan ay dapat gamitin ng responsable at dapat nating isalang-alang ang epekto ng ating mga aksyon sa mga nasa paligid natin. Ipinakikita rin ito ang kahalagahan ng impakya at pakikiramay sa iba. Maging sa mga taong maaring iba sa atin, sa huli, ang kwento ng Kraken ay nagpapaalala sa atin na gamitin ang ating mga kakayahan at lakas upang makagawa ng positibong pagbabago sa mundo.